Guys, so good morning or good afternoon. Ang inyong lingkod, kriminalistik, pulisya po. Kung first time ka sa aking channel, no? So ngayon, pag-uusapan natin ngayon ang iba't ibang klase ng exempting circumstances from criminal liability. So, kung siguro hindi naman bago sa inyo, no? So, guys, hindi ko na i-define words by word kasi mahirap naman talaga intindihin yung mga criminal exempting circumstances yan. So, ipapaliwanag ko to ay base lamang sa ating pagkakaintindi noong at hanggang ngayon, no? So, kasi kung words by words, guys, mahirap kayang intindihin. So, siguro magbibigay na lang ako na yung general knowledge ko, brief history and unbrief history. Konting tinatawag na idea, tapos siguro magbibigay ako na example. Diba? So, para madali nyong maintindihan. So, bago ang lahat, so, nga pala si Polisya ko. Kung gusto mong meron kang taong criminalistic sa buhay mo na pwede mong lapitan o pwede mong magtanong in any situation, no? Anytime, o mag-connect ka lang po sa ating ito, sa ating channel. So, open po ito sa public. Siyempre kasi naka-private. So, unahin natin itong isa. Exempting circumstances na insanity. So, siguro naman, hindi naman sa ating kaalaman, no, yung insanity. Kapag ang isang tao ay nakakumit na kasalanan or krimen, sa cited po ng batas, kapag napatunayan na yan po ay isang suffering insanity or baliw, ay hindi po yan pinapatawan ng parusa or ini-exempted po yan ng batas. So, siguro, kasi nga, wala sa katinuan, no? Yan yung paliwanag. Kasi, kung paparusahan mo naman yan, eh baka makagulpi lang yan doon sa kulungan or something. So, siguro, irirehab yan. Irirehab yan. So, yan po ang mga example ng insanity. So, hindi kaalaman sa ating lahat yung baliw ay siguro naman na mumukhaan nyo or kilala nyo naman yung taong baliw, no? So, huwag nyo kayong magpapatulo sa taong baliw. Talo kayo dyan. Kung kayo ay normal, o kaya naman, kung kayo ay nakagawa ng malaking kasalanan, mabaliw kayo para hindi kayo ma-charge sa criminal liability. Yung bang tipong pag tinanong ka, taga saan ka? Ako ang presidente ng Pilipinas. Lahat ng adik na kulong. Anong pangalan mo? Taga dito ako. Ngayon yung mga layong tanong. So, yun yung mga... So, kailangan maipasa yun yung psychiatric examination para hindi kayo ma-exempt kayo from criminal liability. At kapag hindi, kasi psychiatrist lang yung diagnose sa inyo. Kapag napatunayan na baliw-baliwan ka lang, so doble siguro ang kaso mo. Okay? So, another one is, ano pa ba? Yung siyempre yung minor. So, ang sa batas yung minor is stated ang edad na 18 below. So, kapag ikaw ay hindi pa 18 below, ay exempted from criminal liability ka. But take note, guys, 18 below and 15 above. 15 to 18, guys, dito sa batas na aalala ko, ay hindi po lahat exempted ng criminal liability. Mayroon dahil itong tinatawag na kapag napatunayan ng court na ang isang minor, ibig sabihin 15 to 18 na bracket, ay napatunayan with acting with discernment, ay inaano ito, pinapatawa ng parusa, hindi na inaantay yung
Single eight. So medyo makul ma, medyo malabo pa ito. Medyo marami-rami itong below ano to, mga minors na to. Alam niyo naman pag minors, generalize na lang natin. So under po 'yan ng DSWD, hindi pa siya ma-charge ng criminal liability. Ikukulong muna ito. Ikukulong, hindi. What do you call this? Under muna siya in custody of DSWD. Tapos pag hindi po ibig sabihin nun, ganito po yan para sa inyong kaalaman. Kapag bata, kapag minor, ay may nagawang kasalanan at na proseso yan na charge, hindi po yan palalayain na pakakawalan. Sa batas, ang in custody po yan ng DSWD. Okay, ikukontrol pa rin siya ng DSWD. Pero ang kasi pag nasa sa DSW, hindi ka, paano naman kung hindi ka malaya? Hindi para ka rin nakakulong, no? Eh, gusto mong mag-birthday, doon lang din. Gusto mong mag-out of town, hindi para ka rin nakakulong. Ano ba kasi ang sinasabi sa batas na nakakulong? If you are under arrest, when the person is constrained, o yung constrained, yung Tagalog, limitado, kinokontrol yung galaw mo ng isang organization ng isang tao, di para ka na rin nakakulong dyan. Diba? Ayun. So, pinaganda lang yung sinasabi. At in short, nakakulong pa rin talaga. So, ano pa? So, yung nakalimutan ko, mag-comment yun na lang dito sa baba. Re-replyan ko na lang kayo. So, marami pa. Eba, yung self-defense. Ang self-defense, guys, napakarami din. Nandiyan yung, siyempre, yung sarili mo. Defense yourself. Self-defense yun. Defense of relative. Defense of stranger. Defense of property. Ano pa? So, at iba pang self-defense. So, ang keyword naman dito, kapag para ma-exempted ka sa criminal liability, yung tinatawag na imminent danger. So, in short, kapag nanganganib yung isang buhay mo o buhay ng iba, buhay ng property mo, pwede mo siyang i-defensa with reasonable force, use reasonable force, or either pumunta doon sa ma-aksidente mo na madid. I see, ano yun? So, maaari kang mag-justify sa court na self-defense. So, tinatawag na kailangan mo ng justifying circumstances, mag-submit ka doon sa court para hindi ka ma-charge ng criminal liability. So, medyo, ano po yan, guys? Crucial yung justifying circumstances dyan. So, alam mo naman natin. So, matindi yan. Crucial. Yan sa self-defense. Okay? So, marami yan. So, actually, yan lang po ang napakarami pong what is this? Tinatawag na scenario sa self-defense. So, yan lamang po ay isa sa mga halimbawa ng mga self-defense. Kung mga nakalimutan ko, i-comment yun na lang sa baba at pag-usapan natin. At siguro ay ito pa, example. Common to. For example, ikaw ay hinamon ka ngayon. Merong lasing na hinamon ka. Ayaw mo, suntukan. Ayaw mo. Hindi ka lumaban. Pero in terms of bigla ka ngayon inatak. Inatak ka ngayon. So siyempre magde-depensa ka. So, ngayon, kapag nasobrahan mo yung depensa mo doon, na, for example, sinuntok ka lang naman, tapos, na, intentionally mo, inano yung tao, maaari kang ma-charge na homicide or murder.
Depende sa ano, depende sa tama. So, makikita yan sa tama. For example, sinuntok ka ngayon. So ngayon ginantihan mo. Sinuntok mo din. Noong matumba, pinalo mo ng bato sa likod. Tapos hindi ka pa nakontento kung ano pang pinalo mo na deadbolt ngayon. So yun, hindi yun papasok sa self-defense, guys. Kasi sobra-sobra yung ginamit mong force. Sobra-sobra. Kumbaga sa ano, sobra, overkill. Kaya dido ka doon, charge ka ng homicide or murder. So dapat ang gagawin mo doon pag inatak ka para ma-exemptive ka sa criminal liability. So at least pantayan mo lang yung application ng force niya. Ano ba? Noong inatak ka, bigla mo rin siya sinuntok, pero tinamaan siya sa kung saan parte. And hindi mo naman gustong diduin, pero nandido talaga. So yun, maaaring pag na-justify mo yun, nabigla ka lang. You apply unnecessary force, pero hindi mo intentionaling na patay. Wala yung intention, so pwede kang ma-ano doon. Pwede kang ma-exempted from criminal liability. Pero kapag hindi mo na-justify siya, nasobrahan yung action mo, acted mo, dido ka din. Homicide yung kaso mo. Delikado. So although, available naman yung homicide, no? Tapos may sentence yan na, for it, 12-20. 12 years to 20 years yata yung homicide. Pero masakit pa rin. Kaya guys, mag-ingat tayo sa self-defense. Hindi lahat po na circumstances ay pumapasok. So kailangan maganda yung justify circumstances nyo. So sa mga iba guys, sa ibang mga tatanungan regarding sa exempting circumstances or justifying circumstances, comment nyo na lang sa box kung meron kayong gustong itanong. So my name is Police Yako, at muling sasabi, hindi po lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay nasa YouTube.